52 years of Catholic broadcasting. Ito ang Veritas 846 Kapanali ngayong 2021. Gifted to give 500 years of Christianity in the Philippines. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, ganap na alas 5 ng umaga. Ngayon ay araw ng Sabado, ikalabing tatlo ng Nobyembre, taong 2021. Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalikang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Iba't ibang lasa, may salabat, turmeric. Inihahandog ng Radio Veritas at Natural Quality Corporation ang Body and Soul, isang talakayang pangkalusugan sa konteksto ng ating buhay pananampalataya. Body and Soul, mga kapanalig, narito na ang inyong mga kasama, sina Brother NC at Ginoong Benson Sian, kasama ang inyong Ampalaya Plus team. Ang kalusugan na yaman, alagaan, habang maaga. Kapanalig, isang umaga na punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoon at isang maghapon na patuloy po nating nararanasan ng kanyang pagpapala. Yan pong aming panalangin at ang aming pagbati mula dito sa ating programang Body and Soul. Ako pong inyong kapanalig, ako po si Brother Eng. At ako po si Benson Sian. Ating pong tatalakayan kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Sigurado naman po tayo dyan, di ba? Siyempre kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng mangga, eh manggang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng papaya, papaya aanihin mo. Yan po yung sinasabi natin, what you reap, what you sow, you will reap. Di po ba? So kung anong itinanim, yun po yung aanihin natin. Kung anong isinuksok, yun po yung bubunutin natin. So yun po yung pagtatalakayan natin at nais po namin tanungin sa inyo, ano po ba yung mga tinanim ninyo at ngayon ay inaanin nyo na ngayon. Ano yung mga pinag-umpisahan ninyo at ngayon ay pinakikinabangan na po natin. Inaanyayahan po namin kayo sumali sa ating talakayan. Pwede po kayo mag-text sa Veritas 0918-837-4827. Pero para po mabasa natin yung inyong mga text at magpatugunan natin, ibigay po natin ang number natin, Brother Benson. Ang number ko po ay 0918-8989-601. 0918-8989-601. Ang akin naman pong number, 0917-578-9554. 0917-578-9554. At binabati na rin po natin yung ating mga kapanalig na nanonood via the internet naman, www.veritas846.ph. Yung ating po mga kapanalig na ngayon ay nag-aantabay pa rin po sa Facebook. Ayan, nandiyan po tayo sa Facebook, mapapanood po tayo sa Facebook at pwede po rin kayo mag-comment dyan, magbigay ng inyong mga opinion at pwede po magbigay ng inyong mga sharing. Okay? So, inaantay din po namin ang inyong mga tawag, ang inyong mga text pala at ang inyong mga comments din po sa ating Facebook. Okay? So, ano nga bang inyong itinanim at ngayon na inyong inaani na? O kung wala naman, wala naman pong late
Pwede pa tayo magtanim, ano? Medyo aabutan pa natin yan kahit pa paano. Eh, meron pa tayong aanihin. Pero kung wala po tayong itinanim, huwag naman din tayong umasa na tayo may aanihin. Okay? So, ganun po yung sinabi ng Panginoon sa atin. What you sow, you will reap. Yung pong gawin natin, lapit po tayo sa Panginoon para ipaalala din natin sa Kanya yung mga itinanim na natin na maaring inaasahan po natin na mamunga na, no? Dahil ang pamumunga naman po ay nasa kamay ng ating Panginoon. Basta tayo, tanim tayo ng tanim. Kung halimbawa sa 10 tinanim natin, meron pong isang namunga, ay salamat sa Diyos. Kung wala pong namunga, ay salamat sa Diyos. Kung 10 namunga, ay salamat din po sa Diyos. Lapit po tayo sa Kanya, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Maraming pong salamat sa biyaya ng kasiyahan, ng kagalakan ng buhay. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay inaani namin ngayon dahil tinuruan mo kami magtanim nung kami po ay nagsisimula. Ang katulad nga po ng programang ito ng Go Natural, Panginoon, nagsimula po ito 3 years ago. Pero ito na po, nag-aani na po ng mga kapakinabangan sa mga taong napapaalalahanan, sa mga taong nabibigyan ng mga suwestiyon, sa mga taong nabibigay ng inspirasyon na magkaroon ng buhay na malakas, buhay na kapakipakinabang, buhay na may kabuluhan, buhay na may saysay, at ang anumang pangplano pa rin namin, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas ay nilalapit po namin sa iyo, ang aming simbahan, ang programang Veritas. Panginoon, patuloy mo pong iunat ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong mapagpatnubay na kamay, at ipahayag mo sa amin kung paano kami patuloy na magtatanim at patuloy na aanihin namin ang aming mga itinanim. Bigyan mo kami ng iyong pagpapala at gamitin mo kami na maging daluyan ng iyong himala at mga biyaya sa aming kapwa. Ang aming panalangin, O Diyos, ay inilalapit po namin sa iyo na may pagtitiwala at pasasalamat. Kasama po ang aming mahal na Inang Maria, sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Diretso tayo, Brother Benson. Ano na ba yung naitanim natin at inaani na natin ngayon? Hey, good morning. Marami good morning. Tayo po. Marami po. Bakit tayo nagtataka? Yeah. Bakit tayo nagtataka anong nakukuha natin? Kung isipin natin, ano bang ginawa natin? Diba? Yeah. First of all, ano bang ginawa natin? Okay? So, yung ginawa natin, medyo dapat in line dun sa expectations na makukuha natin. Yeah. So, kung chicharon araw-araw, yeah, definitely mataas ang ano mo, BP mo, mataas ang cholesterol mo, diba? Yeah. Kung wala kang exercise, definitely, diba, tataba ka, okay? Manghihina ka, okay? Kung patuloy ka gumagawa ng isang bagay, bakit tayo magtataka na yung kalabasan ay mag-iiba? Yeah. Diba? Parang sinasabi, may nagsabi sa akin, Brother Eng, sabi niya, bakit ang Pilipinas ganyan? Biggest Catholic nation in Asia. Yeah. Okay? Largest Catholic nation in Asia. Largest Christian country in Asia. Okay? Bakit talamak ang korupsyon? Yeah. Bakit talamak ang ganitong masasamang bagay? Hindi ba dapat tayo maging ehemplo ng isang biggest Catholic country, yeah, isang biggest Catholic, biggest Christian nation in Southeast Asia? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Bakit ganyan ang nangyayari? Tinanong na ba natin sarili natin, anong nagawa natin? Yeah. Anong nagawa natin? Tayo ba'y dun sa kampo na tumutulong? O dun ba tayo sa kampo na wala tayong ginawa at hinayaan natin mangyari ito? Diba? And so many examples, Brother Eng, yung kalikasan. Yeah. Bakit ang lakas ng typhoon ngayon? Bakit walang tubig ngayon? Dati, yung tubig, walang tigil ang ahon ng tubig. Bakit ngayon wala ng tubig? Oh, anong ginawa natin? Right. What did we do? Okay? And then, we can go to our health. Alam mo, dati, small lang, kasha na ako. Ngayon, double XL, hindi pa kasha. Tight fitting pa yung double XL. Anong ginawa mo? Diba? Yeah. Hindi naman galing sa wala.
yung mga bagay na yan, anong ginawa mo, okay? So, anong ginawa mo at anong hindi mo ginawa? Yesterday, Brother Eng, I had a very delightful message. I received a very nice message from one of our listeners, okay? Uh-huh. She's currently in the U.S. Sabi niya sa akin, thank you, God, for sending Benson to me to make kulit na magpa-check up and eat healthy food. Until now, I can't believe I was able to climb the top of a waterfall. Oh, wow. So they went climbing with her niece, I think niece and grandniece, okay, and went up climbing a waterfall 0.4 miles. Nasa America siya ngayon, 0.4 miles, okay? So this lady, si Jarna Pestrano, for the longest time ayaw niya magpa-check up. Okay? Natatakot siya sa resulta ng check up na hindi pa niya ginagawa. Brother Eng, she was afraid of a check up result that she has not made yet, okay? Yeah. Imagine mo, takot siya sa hindi pa nangyayari. So sabi ko, Jarna, mas matakot ka na hindi ka magpa-check up. Kasi pwede kang walking time bomb. Yeah. Okay? Pwede kang may masamang mangyari na, which syempre ayaw naman nating may masamang mangyari, di ba? Uh-huh. Pero hindi natin alam kung di tayo magpa-check up eh. Okay? Yeah, yeah, so that's the problem. Yes. Uh-huh. Nasa ano tayo ah? Nasa TV Maria tayo. That's good. Sa cable TV 211. Nasa yung cable ko ay Sky. So I'm seeing it now. Nasa channel 211 tayo. Kung meron kayong cable TV. Yes, Brother Eng. Yeah. So kung ano po yung inaani natin ngayon, yung point tinanim natin maybe 5 years ago or even 10 years ago. Diba ba? Pag halimbawa, ito po yung medyo masama nating ugali, no? Yung tanong ni Brother Benson na, bakit siya merong ginagawa? Bakit siya ganito? Ayun, masakit man po, pero yun po yung nakakalungkot na katotohanan, di ba? Nakakalungkot na kinukumpara natin yung ating sarili sa iba, eh sila nga po may ginawa. Tayo yung ginawa natin, ang pangit po kung halimbawa wala naman tayong ginawa at meron tayong inaasahan. Na kung ano man ko, lalo nang mas pangit po, kung wala nga tayong ginawa, tapos may aasahan ka. Tapos kung pangit pa yung ginawa mo, aasa ka ng magandang resulta, lalong hindi po yun kanais-nais para sa atin. Pero, ang nakakatuwa, Brother Benson, may panahon pa naman eh, di ba? Kumbaga, habang may buhay, di ba sabi natin, may pag-asa, o habang may pag-asa, may buhay. Kaya may pagkakataon pa, pwede pa tayo magtanim ngayon, di ba? Kumbaga, yung katulad ng binanggit mo dun sa kaibigan mo, na kung hindi siya nagpa-check up, di lalo siya nag-aalala sa ngayon. Pero dahil nagpa-check up na siya, alam niya na yung dapat niyang ingatan, alam niya na yung dapat niyang gawin. So, nakarating siya sa kung saan siya dapat pumunta. Yan yung pinakamaganda doon. Yes. Yes. Hindi lang siya nagpa-check up, Brother Eng. Aha. Nag-change siya ng lifestyle. Nakinig siya. At sumunod siya. Sabi niya, I'm now eating good, healthy food. Yeah. And I'm now exercising regularly. Nakita niya, she saw the light. Nakita niya na hindi siya kailangang maipit sa isang madilim na lugar na iniisip niya, malapit na siyang kunin ni God. Okay? Uh-huh. Malapit na siyang magkasakit. Ang takot niya palagi dati ay magkaka-heart attack na siya, 'di ba? So, kaya ayaw niya magpa-check up. Sabi ko, Charna, hindi ba baliktad 'yan? Dapat kung iniisip mo may mangyayaring masama sa iyo, dapat magpa-check up ka para maagapan ng mas maaga. Yeah. Kaya nga ano po yung nararamdaman natin ngayon, hindi pa po huli, no? Makakapagsimula pa po tayo ulit. Kung ano man po yung mga nagawa natin o hindi natin nagawa, siguro, wag na po natin puntahan yun. Let's not have that regret. We can start. Pwede pa tayo magsimula para makamit po natin yung ating pong
inaambisyon ngayon. Halimbawa po, na meron tayong mga karamdaman. Kung makikita nyo po yung ginagawa ni Brother Gerald, yung ating pong member ng ating body and soul, barangay body and soul, talaga pong nagkaroon siya ng desisyon na dapat niyang gawin. Kaya meron po siyang inaani ngayon. Pero yun, member siya, ano nga, Brother Benson, tawag doon, triathlon. Yeah, triathlon. Dahil nagsimula na po siya uling palakasin ng kanyang katawan at inaani niya na po yan ngayon. Kaya ikaw ang tinatanong ko ngayon, Kapanalig, ano ba yung kailangan mong umpisahan ngayon kung hindi mo pa nauumpisahan? Ano ba yung pangamba mo? Ano ba yung mga patuloy na inaalala mo sa iyong buhay? Bakit hindi ka makapagsimula? Ano nga ba yun? Brother Benson, ano nga ba yung mga nasa gawin ng tao ngayon na tila bagang pumipigil sa kanila para makamit yung kagustuhan na or yung ating kagustuhan? Ano nga ba yan? Yan ba ay katamaran? Yan ba ay pakawalan ng desisyon? Yan ba ay yung mamamatay naman agad? Ganong klase ba? Sasagutin ko lahat yan pagkabalik natin from a station break. Alright. Thank you. Umadamit, umabata. Mare, ang mahal ng mangustin ngayon. Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay. Sakit na, napapaay. Nandito ang turmeric ka plus. Tunay kang walas din. Mahalagang paalala, ang Tumerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now a teleradyo on Sky Cable Channel 211. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mga paalala tungkol sa buhay at pag-ugali, hango sa aklat ng kawikaan ni Solomon, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Yan, nagkambay po sa programa. Brother Benson, marami kang sasagutin, kaya binibigay ko na sa iyong pagkakataon. Bago ko sagutin lahat, kailangan ko munang batiin ang kailangang batiin. Okay. Okay? Gusto ko batiin si Aling Vicky at si Sister Annie Rachel at si Brother Gerald ng Barangay Body and Soul. And of course, si Sister Bobby Lina Silva. Sabi ni Aling Vicky, good morning po sa ating lahat. Tumpak! Walang mintis, anihin mo lahat ng iyong tinanim na sakita o sa gawa na tama man o mali sa Diyos. Kalikasan, okay? Sarili sa kapwa, sa bayan, okay? So, may balik lahat, okay? Ito ay iyong pagbabayaran sa anong paraan dito sa lupa at sa kabilang buhay. Ang pagsisisi ay nasa huli. Nako, yan. Sabi naman ni Sister Annie Rachel, a beautiful and blessed morning to all my kabarangay, body and soul. Sabi ni Brother Gerald, good morning everyone. I'm off to Antipolo. Wow! right, bago pumasok sa office, have a great day. Yeah, have a great day everyone. Gusto ko rin batiin si Sister Concha ng Makati. Happy birthday sa'yo. Si Tess Figueroa, si Topper at si Camille. Okay, si Jovita Reyes ng Tanza, Cavite. 3:30 a.m. nag-text na sila sa akin. Si Sister Feli Reyes, okay, at ang kanyang biyanan na nakikinig palagi sa atin. Magandang umaga sa inyo. Gusto ko rin batiin ang aking barangay grit, pinapangunahan ng ating kaibigan na si Cerily Alcaraz ng ITT World, okay? At si Robert at Amy Mariano na nakasalukuyang nasa Tagaytay.
Susundan ko na rin yung mommy role natin, si Justo and Nitz Rason, magulang ni Judy Quiazo ng BNI sa gig. Ang nanay na si ni Zarina Malyari na si Mommy Ruby dyan sa Alabang. Good morning po sa inyo. Ang nanay ni Doktora Isabelita Samaniego sa Los Baños na si Christina Morales. Magandang umaga po sa inyo. Yeah. Okay. At sa mga Biyanan, last two na lang to. Sa mga Biyanan, si Biyanan ni Jean Nicolas ng Tarlac, ang kanyang Biyanan na si Elenita Nicolas, at ang kanyang nanay na si Lourdes Yarte. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa Barangay Body and Soul. Okay. Yeah. Tama ano na rin ba? Natin, Daddy Benson, okay. Si Marieta Mateo, si Mary Jane Blanco, nandyan na nga po si Emma Ras Ocampo and Evelyn Mendoza, Nelly Osorio, and lahat pa ng naiba. Tapos sabi dito ni Marieta Mateo, ang naitanim ko po at inaani ko ay sobra ay yung naging mabuti ako sa kapwa ko, kamag-anak, kaibigan, pamilya, naging matulungin, inaani ko, blessing from the Lord Jesus Christ. Oh, go ahead, Brother Benson. Yes. Sagutin ng mga tanong, ano nga ba yan, ang nagiging pumipigil sa mga tao o sa atin para itanim yung nararapat na itanim at para anihin natin sa kinabukasan? Yes. Katulad itong pandemic na lang ito. Okay. Okay. Lantad ang siyensya, lantad ang ebidensya. Okay, nasa sa atin kung makikinig tayo o hindi, 'di ba? Sinabi nang sa inyong huwag pumunta sa mataong lugar, okay? Yeah. Mag-ingat, maghugas ng kamay, mag-face shield, okay? Kung ayong maniwala, may consequence, okay? Yeah. So aanihin, okay, yung ginawa nyo, okay? Hindi naman ito, hindi naman natin ayaw nating isipin na ang lupit ng Diyos. Okay? Ang lupit ng Diyos. Bakit ganyan? Okay? Hindi. Kasi lantad na ang ebidensya na kung may ginawa kayo, okay, pwedeng ganito yung consequence. Okay? Yeah. Kung kumain ka ng marami, okay, magduda ka kung hindi ka tumataba. Diyan ang malaking problema. Kung kumain ka ng marami at tumataba ka, syempre, alam mo na. Expected, na ba? Alam mo na. Okay? Kung uminom ka ng maraming alak, okay, at masira ang iyong liver, okay, hindi ba that's to be expected? Okay? Right. Magtaka ka kung hindi masira yon. Kung magsigarilyo ka ng isang tatlong kaha isang araw, okay, baga. Oh, masisira yung baga, okay? Yeah. These are to be expected, okay? Hindi kayo pinaparusahan ng Diyos. Okay? Yan po ang inyong tinanim, okay? Kung ang hinalal niyo po ay sinungaling, magnanakaw, kurakot, okay? Do you expect anything better, hindi ba? Yeah. Yeah, so natural yan eh, hindi ba? Okay? Kung magtiwala kayo sa magnanakaw at ipinapasok niyo sa bahay niyo yung magnanakaw, iisipin ba niyo na magiging ligtas ang inyong iniisipin ba niyo na magiging ligtas ang inyong diba? Yeah. So bakit tayo nagtataka? Okay? Babalik ako. We are the largest Christian nation in Southeast Asia. Yes. Iba panahon na. Okay? 2021 na, panahon na napakita natin na okay. Okay? Talaga tayo lubos-lubos ang biyaya na nakukuha natin sa Diyos. Yeah. Okay? Lubos-lubos ang nakukuha natin sa Diyos. Because we believe, we are receiving, that we deserve it. Okay? Yeah. And we are ready. Palagi ko sinasabi sa mga tao, hindi mo makukuha ang biyaya kung hindi ka handa. Yeah. Kasi kung hindi ka nakikinig, hindi ka gumagawa, okay, paano mo makukuha yung biyaya? Okay? Yeah. Yung biyaya, nasa paligid, okay? Yeah. Pero kung hindi ka handa, how can you receive the full blessing that you deserve? Yeah. Okay. Yeah. Ang maganda doon, Brother Benson, may pagkakataon pa. Hindi pa tayo nakalugmok. Ang ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon, binibigyan tayo ng kalakasan. Oh yes, kung meron ka mang nararamdaman ngayon para sa iyong sarili, again, may pagkakataon pa. Ibig sabihin, para bumangon, di ba? Para gawin yung nararapat na gawin. Yan nga yung sinabi dito ni Jeannie Makaawa, OY. Sabi niya, good morning, Buddy Benson, Buddy Eng. Naumpisahan ko po ang pag-ehersisyo ng regular at kumain ng gusto ko in moderation. Ang bunga po nito hanggang ngayon ay wala po akong maintenance.
at ibinigay lang ang ng doc ay vitamins at calcium. Guya Max at Ampalaya Plus lang po ang tinetake ko. Thank you po. Ayun. So meron kang itinanim, no? Good morning, Jeannie. Yeah. Yeah. Kung meron ka itinanim, meron ka talagang aanihin, okay? Tapos kung ano, kung wala naman, katulad nga, hindi tayo sumasali sa eleksyon, eh wag kang magtataka kung halimbawa ang nakuku, ang naihahalal natin ay yung mga na, namumuno sa atin ay itong mga taong ganito, katulad ng binanggit ni Brother Benson kanina. Pero ang nakakatuwa po, no, nasa mga kamay po pala natin ang kapangyarihang ito. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating barangay. Kaya huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon na pinagkakaloob sa atin para magtanim at para mayroon tayong aanihin. Ano naman yung mga pwedeng gawin, Brother Benson? Balik ako sa iyo. Ano yung mga kanina pinagalitan mo kami? Ayan, di naman. Pero sa susunod, Brother Benson, ano na yon? It start in the mind, eh, di ba? Kumbaga yung condition na yan. So ano nga yun? Ano yung kailangan paulit-ulit kong iisipin? Ah, ito makakasama sa akin ito. Ito makakabuti sa akin to. Ito pagdating ng araw, magbubunga ito ng ganito. Brother Benson, go ahead. Ano yung mga yon? Alam mo yung na-observe ko kay Miss Jarna Petrano, yung ginang na nakausap ko nga, no? She's part of the BNI Taguig group, okay, no, family. Akala niya na malapit ng panahon niya. Uh-huh. Akala niya na malubha na ang kanyang sakit. Akala niya na kailangan na niya i-enjoy lahat habang pwede pa. Uh-huh. Akala niya. Okay. Ang katotohanan ay dahil ganun ang akala niya, nagiging totoo ang kanyang maling akala. Right. Okay? 'Di ba? Sabi nga sa akin nung isang tao, yung isang speaker nung Wednesday, maraming namamatay sa maling akala. Right. Okay? Akala mo nakukunin ka na, kaya dapat hatawin mo na lahat ng lechon. Hatawin mo na lahat ng makikita mong chicharon. 'Di ba? Pero may ibubuti pa, eh, okay? Akala ng tao na kung mabuhay ka ng 90 years old, 100 years old, miserable yung buhay mo. Well, conforme. Kung healthy ka, I don't mind to live to a 100, diba? Kung sound mind, sound body, nakakatulong pa ako, don't mind to live to... Bakit ko tatanggihin yung biyayang yun, diba? Yeah. So, yan ang akala nila na kung mabuhay ako ng matagal, parusa lang yan. Kaya, uh-huh, habang maaga, hahatawin ko na lahat ang bawal. Yeah. Diba? Ang problema, mabuti kung kunin ka ng maaga. Paano kung 10 taon kang hindi makalakad? Right. Diba? 20 years kang hindi makakita, hindi naman masarap yun, eh. Anong quality of life doon, diba? Yeah. So what we're just saying is, may choice ka ngayon, anong landas ang tutunguin mo, okay? Yeah. Yung nga mga kakilala natin, Brother Benson, may mga karamdaman, pwede pa natin sabihin, meron silang mga disability, pero mas magaganda pa yung buhay nila, no? Parang the disability has become actually an ability for them to really excel. So tama yung Brother Benson, ano yung binabanggit mo na kung gusto mong mabuhay ng mas maganda, parang naalala ko yung aking tatay nung halimbawa may edad na siya, nung sinabi namin papa-operahan. Ang sabi namin, pinapili kami ng doktor. Ang sabi sa amin, ano po bang gusto ninyo? Buwan-buwan kayong pumupunta sa ospital? Or pwede po namang operahan na natin ngayon? At posibleng sasabihin nyo, mabubuhay siya nga ng ganitong, mabubuhay pa po siya siguro mga 5 taon, na ba? Halimawang ganon. Pero pabalik-balik po kayo sa ospital. Kung ooperahan po natin, kung maganda po yung resulta ng operasyon, mas matagal pa po. Sabihin na po natin ng 5 taon din siya mabubuhay. Pero hindi po kayo pabalik-balik sa ospital. Kaya yun nga ang dinesisyonan natin gawin, ano? Kailangan magpa-opera. So ganun din po tayo sa ating mga pangangatawan. Katulad nga ng sabi dito ni Jeannie. Tapos ganun din ang sabi ni Bill mga ngayon. Sabi niya, good morning po. Ang naisip ko po na naitanim ko ay pagpapalaki ng 2 kong anak. Nabalo po ako, maliliit pa sila. Ngayong malalaki na sila, sila naman ang nagpapakain sa akin at naging mapagmahal. Wow! Di po ba? Yun naman yung mga naitanim natin na kailangan.
at kaisa-isa nilang magulang, ako po yun. Maraming salamat po mula yan kay Vilma Mendoza. Tapos may nakikinig sa atin mula sa Tupi, South Cotabato, umaabot sa ito. Wow. Ano? Yan, si Francisco yon at si Sir Shirley Alcaraz. Agree, Brother Benson, health is wealth. Yan. Sinasabi ko sa maraming tao ngayong pandemic, huwag niyo isipin na yung pandemic, lisensya para umupo lang kayo maghapon. Yeah. At manood ng TV at kumain ng popcorn, diba? Yes. That should never be the reason. Sinasabi ko sa mom ko, ma, ano, lakad-lakad ka, okay? Kasi kung nadikit ka sa upuan, baka next time, hindi mahirapan ka maglakad. So sabi ko, make it a point na every day, you try to do 10,000 steps, okay? So para may target kang ginagawa, okay? Gusto ko lang i-share before we go on a break, no? May isang kaibigan ako, nakita ko yung tatay niya, okay? Mahina na, okay? Sabi ko sa kanya, pero nakakagalaw pa. Sabi ko, kaibigan, ipapiti mo na yung tatay mo. Yeah. Okay? So sabi niya sa akin, hindi, ganun lang talaga yan. Normal lang yan. Ganun talaga pag matanda na. Sabi ko, hindi. Pag hindi mo siya pinapiti, okay, he will be, yung next stop niya, magiging bedridden siya. Wala. Lalo kang mas mahihirapan. Yeah. So do the PT now, okay? Parang gym lang yan eh, okay? Pinapalakas mo yung katawan mo para kung maski madapa ka, nakakabangon ka ulit. Hindi ka yung pag nadapa ka, baldado ka na agad, okay? Yeah. Okay? Unfortunately, yeah, hindi ako pinakinggan, okay? And the person ended up in a bed for nearly 10 years. Wow. Okay? Mas malaki pa yung ginastos nila kaysa na magpa-PT sila. Okay. At yung quality of life ng tao would have been much better. That's diba? True. Agreed. Okay. Anyway, we'll talk some more after our break. Okay. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Send us your Spirit, renew the face of the earth. 52 years of Catholic broadcasting. Ito ang Veritas 846 Kapanali ngayong 2021. Gifted to give 500 years of Christianity in the Philippines. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig, Philippine Standard Time, 34 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Time check was brought to you by NGCP. Alright, babalik po ang ating programang Body and Soul. Ako pa rin po si Brother Eng. At ako po si Benson Cian. Ayan, inaasahan pa rin namin po ang inyong mga text at ang inyong mga sharing. Okay, ang aming pong number, Brother Benson? 0918-8989-601. 0918-8989-601. Ang number ka naman po, 0917-597-5673.
0917-578-9554. 0917-578-9554. Sige, Brother Benson, ituloy mo nga yung kwento mo. Naibig mo sabi, tama yung nangyari, no? Kung hindi mo pinapiti, ito ngayon yung suffering mo na kung kumbaga, that could have been a better life. Di ba? Tama naman yung sinasabi mo, mabubuhay tayo ng 85. Halimbarang ganon. Pero kung halimbawang nabubuhay ka, yung 20 taon nito nakaratay ka, di ba? Parang masahangarin mo bang mabuhay na lang ng top 75 na maayos, wala kang problema? O gusto mo ng mahabang buhay na nakaratay ka? Yun nga. At tapos ang lahat ng yan, nasa ating mga kamay. Brother Benson, go ahead. Gusto ko lang basahin itong message ni Brother Cliff na angkop sa ating paksa. Okay? God didn't promise days without pain. Yeah. Laughter without sorrow. Or sun without rain. But He did promise strength for the day, comfort for the tears, and light for the way. Yeah. If God brings you to it, He will bring you through it. Shalom, my dear. Good morning. Okay? Yeah. Hashtag kasabihan at kamalayan. Okay? Yeah. Check nyo kung may Instagram kayo. Hashtag kasabihan sa kamalayan. Okay? Magtulungan tayo. Okay? Magtulungan tayo. Maging ilaw tayo, maging gabay tayo sa iba. Okay? Sabi ng iba, ang hirap naman makatanggap ng biyaya ng Diyos. Okay? Paano ba ako makatanggap ng biyaya ng Diyos? Okay? Handa ka na bang tanggapin? Okay? Kasi baka siradong mata mo, siradong tenga mo. Okay? Yeah. Handa ka na bang tanggapin? Okay? Yeah. Kasi yung biyaya naman, yung kalusugan naman, it's free. It's free for everyone to have. Okay? Yes. Nasa sayo lang. Okay? Ano ang tinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Yes. Okay? Sabi nga sa akin ni Brother Robert at si Sister Amy, nasa Tagaytay sila ngayon, sabi nila, pag andito kami, kinakain lang namin gulay, yung steamed or inihaw na gulay, lahat gulay lang, okay? Yeah. So pinadalhan ko sila ng masarap na suka. Para iniisip ko pa lang yan, parang takam na ako. Sabi ko, malamig dyan sa Tagaytay, tapos mag-iihaw kayo ng gulay, tapos lalagyan nyo ng magandang sawsawa ng basimatsi. Yeah. Basimatsi, alam mo yon, basimatsi na vinegar. Ah, okay. Sarap. Ang sarap noon, okay? Three kinds of vinegar na hinalo nila. Oh, it's a local right. Vinegar. Napakasarap. So, yun, sabi ko, ano ang inyong tinanim, siya rin ang inyong aanihin, okay? Yeah. Marami sa atin nagka-COVID at marami sa atin ang nabuhay. Let this be a wake-up call. Kasi maraming hindi pinalad. Okay? Yung akala natin hindi mamamatay, namatay. Diba? Right. Maraming hindi na... So, dapat isipin natin, this is our second chance, okay? Yes. Hindi na tayo dapat pumalpak this time. Yes, oh, Brother okay. Eng. Yes, lalo na kung alam, sabi mo nga, ang biyaya ng Diyos ay libre naman. Kumbaga, tayo po yung kailangan magbukas. Bukas ang mata, bukas ang bibig, bukas ang tenga, di po ba? Bukas ang puso, ang pinakamahalaga. Kumbaga, nagpapaulan po ang Panginoon, kaya hindi ka nababasa, isarado muna yung payong na yan, okay? Nakasikat ang araw para sa lahat, tayo po'y magpainit, wag tayo sa silong. Yan din ang sabi ni Emilia Mateo Abella, sabi niya, good morning, Brother Benson. Napakahalaga po ng ang kapamilya natin ay natutulungan natin, lalo po ang aming mga magulang na nagsasakripisyo para sa atin. I admire you po for sharing your experiences that inspire me at lahat ng tagapakinig ninyo. Wow. Salamat po, Sister Emilia. Ganon din po sabi ni Miriam Borromeo. Magandang umaga sa iyo, sa inyo, Brother Eng at Brother Benson at lahat ng mga nanonood. Tapos sabi naman dito ni Carmen Jessica Gomez, sabi niya, ang kanyang ima ang tawag, siguro taga-Pampanga to, no? Yan, kumbaga na meron silang pagpapalang tinanggap mula sa ating Panginoon. Go ahead, Brother Benson. Ano pa yung mga kailangan natin gawin para sa kalakasan, para sa kalusugan, para mabuhay pa tayo ng kaaya-aya, may kabuluhan, may saysay, at definitely may kalakasan. Okay. So, inuulit ko, ang biyaya ng Diyos ay hindi kailangan.
kitain, hindi kailangan you do not have to deserve it, 'di ba? Hindi dapat yung karapat-dapat ba ako sa mga biyayang ito. Hindi ganyan dapat ang isipin natin. Isipin na natin na deserve natin, okay? At ito ay binibigay ng libre doon sa mga handa. Okay? Doon sa mga handa, doon sa mga bukas, okay? Palagi ko sinasabi doon sa mga staff ko, I cannot coach you if you are not willing to listen. Yes. Okay? You cannot be coached if you are not willing to listen. Sinasabi ko lang sa iyo yung nakikita ko. Okay? Yeah. At yung pwedeng ayusin. Kung ayaw maniwala, wala tayong magagawa. Okay? Because ultimately, mahirap pumilit ng tao eh. Right. Tignan nyo si Jarna, okay? Because of her... May nagtapik sa kanya na, "Uy, Jarna, huwag kang maipit dyan sa maling akala mo na konti na lang araw mo sumundo at takot na takot kang gumalaw, mag-exercise, yeah, at lahat ng ginagawa mo, kumakain ka na lang ng kung ano-ano na inisip mo, last meal mo na, okay?" Yeah. Hindi, okay? Magpa-check up ka katulad ng sinabi ng doktor. Ayun, nakita niya na okay naman yung blood sugar niya. She's now taking Ampalaya Plus, by the way, okay? Yeah. Okay naman yung blood sugar niya. Nakita niya na with konting exercise, gaganda ang kanyang BP. Okay? Nakita niya na pwede pa siyang maging active outside. Hindi nga siya makapaniwala na naakyat niya ang isang waterfalls. Okay? Yeah. Paano mo bibilangin yung biyayang yan? Yeah. Na you were able to experience that with your loved ones. Okay. Diba? Iba yung mga kaibigan mo, nakaakyat ng waterfalls, ikaw naiiwan dun sa baba. Hindi ba? Kasi hindi ka makaakyat, nasa wheelchair ka. Ito, nakapag-akyat siya. Right. Na-experience niya yung kagandahan ng kalikasan. Right. Nakapagbaba siya, okay? Hindi ba yan priceless, Brother Eng? Right. Totoo yan. Ganon din nga, tinatanong ngayon ni Carmen Jessica Gomez Pangan, sabi niya, yung pala binabanggit niya para sa kanyang ima na si Arcadia Gomez Pangan, 90 years old, sabi niya, "I intend to obtain some of your nutritionally rich and qualitatively healthy products. Kindly forward again your cell phone numbers. Thank you so much. God bless you, your families, and your endeavors." Okay. Brother Benson, ang iyong number ulit. 0918-898-9601. Nakikinig si Amy Mariano, sabi niya, "Good morning, Brother Benz. Have a wonderful weekend. Be positive and positive things will come back to you." Tama naman yon. Yan ang tinanim niya, positive, okay? Yeah. So yan ang aanihin niya. Positive rin. Oo. Yes. Yeah. Tinatanong ka ngayon. Sige, go ahead. No, go ahead. Si Freddy Marquez nagtatanong. Sabi niya, "Freddy Marquez Toralba, good morning po. Itanong ko lang po kung para saan yung Renalin." Yung Renalin po ay para sa mga may mataas na uric acid. Okay? Nakakatulong po siya doon sa mga may kidney stones na maliit pa na pwede pang ilabas through taking of a preparation that contains sambong, balbas pusa, banaba, at luyang dilaw. Okay? Sobra ako natutuwa sa produktong ito, Brother Eng, kasi ang raming natutulungan, okay? Yeah. Ang raming natutulungan. Number one sickness ang kidney sa atin eh. Makinig ka lang sa hapon, sa Radio Veritas social action program yon. Halos kalahati ang problema na naririnig ko ay dialysis. Oh. Ang dialysis ay dulot ng pagsira ng ating bato, okay? Yeah. Pagsira na pwede namang iwasan, okay, kung gagawin yung hakbang ng maaga, okay? Kasi ang kidneys naman, for a long time, kaya niyang mag-continue with all the abuses, okay? Hanggang umabot sa sukdulan na masisira na lang yan, at wala ka ng choice, kailangan mo magpa-dialysis. Uh-huh. Kung hindi ka na talaga mabubuhay, okay. Diba? Yeah. So bakit mo hihintayin yung sukdulan? Okay? Yeah. Kasi yung maagang
pag-aalaga ay hindi naman dapat mahal. Ano yung maagang pag-aalaga sa ating bato? Okay? Iwasan ng sobrang maalat. Iwasan ng sobrang mataba. Okay? Okay. Hindi naman mahirap yun eh. Okay? Hindi naman mahirap yun sa pagpili lang natin ng kinakain natin. Exercise can help dislodge kidney stones. Yeah. Okay? Yung paggalaw-galaw. Kasi kung nakaupo ka lang maghapon, nakahiga ka lang maghapon, eh syempre hindi gagalaw yung katawan mo. Diba? Yung pag-alog-alog ng konti ng katawan mo, may madidislodge yung kidney stone, may ilalabas mo. Yeah. Pag-inom ng food supplement katulad ng Renalin ay nakakatulong para rumami ang ihi at para mailabas. Yes. Yeah, yun din ang sabi ni Aling Vicky. Sabi niya, more blessing, always protection, guidance for all of us. Yan, palagi, sabi ni Aling Vicky. Tapos sabi ni Purification de Jesus, good morning po, Brother Benson, Brother Eng. 75 years old na po ako. Umiinom po ako ng Guya Max and Palea Plus Renalin at lagi po akong nag-exercise. Kaya, nakakakilos pa rin ako ng normal at lagi nagdarasal para sa pagsasalamat sa Diyos. God bless po. Ayan. Yun. Yun siya. Sabi niya ni Purification de Jesus. Jericho Legaste Alejandro, bumabati lang siya sa atin ng good morning, Brother Benson. Ayan. Brother Benson, mayroon pa tayong mahabang oras para ipaliwanag yung pangangalaga sa ating katawan. Pero binanggit mo na yung tungkol sa kidney, binanggit mo na yung tungkol sa liver. Ngayon, sa renalin, kung matataas ang uric acid, nabanggit mo na naman yung uric acid. Babalik tayo, Brother Benson, bakit ba hindi maganda ang uric acid sa ating katawan? At ano ang nagdudulot nito sa ating katawan na pwede nang maiwasan? Kumbaga, yun ang gagawin kong tatanim ko. Iiwas muna ako. Ganon. Okay, sasagutin ko yan pagbalik ng ating station break. Okay. Gumagamit. Lahat ng bagay ay lumalala kapag wala kang ginagawa. Idaan sa kaan. Idalite Herbal Tea na yan. Idalite Herbal Tea na yan. Mare, ang mahal ng mangosteen ngayon. Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangosteen na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Right. So, babalik po ang ating programa. We are now 1 hour last quarter. Ito pa rin po ang ating programang Body and Soul. Okay? At inaasahan pa rin po namin ang inyong mga text at ang inyong mga tanong sa Facebook ba o dito po sa atin. Number po ni Benson, 0918-898-9601. Ang aking pong number, 0917-578-9554. O, babalikan na po natin si Brother Benson. Ano nga po ba yung mga dahilan ng uric acid na yan? Ano ba yung mga kinakain natin? Ano ba yung mga pwede kong iwasan, dapat kong iwasan? At ano naman yung dapat at marapat na palagi kong ginagawa? Yan. Go okay. Ahead, Brother Benson. Yes. Ang sabi dito, very effective ang Renalin at di na sakit ang kidney at di na nirarayuma. Wow. Maraming pong salamat sa ating texture na may 4438 na ending ng kanyang cellphone. Maraming pong salamat. Yes. Gusto ko rin batiin si Chindi Cruz, si Jen Jokmyo, si Elise Go, at si Miss Mai lang, ating sign language interpreter, para sa pagtaguyod sa ating programa, okay, sa deaf and mute community. Yes. Okay, ang uric acid ay galing sa mga kinakain natin. Okay? So again, anong inaihain natin, yan rin ang ikalalabas sa ating pangangatawan. Okay? So, sobrang pagkain ng munggo, sobrang kain ng mga beans, okay? Sobrang pagkain ng mga betchuelas, okay? Yung mga may buto-buto, okay? Even guava. Guava, yung maraming buto na guava, okay? Ay nakakadagdag sa uric acid. Sardinas, bagoong, laman loob, chicharon bulaklak, oh yan, nakakatulong, nakakadagdag yan sa uric acid. Sobrang karne, okay, nakakadagdag sa uric acid. Okay. Beer, nakakadagdag sa uric acid. Oh. Okay, yung whiskey, nakakadagdag sa uric acid. So, paano mababawasan o maiwasan ito? Uminom ng maraming tubig, number one. Okay, iwasan ang pagkain ng sobra ng mga binanggit ko, okay? Okay. Yung beer at yung whiskey, baka pwedeng ihintunan nyo, diba? Mag-exercise, okay? Nakakatulong ang produktong Renalin. Ang Renalin nga, katulad ng sinabi ko, ay may apat na sangkap.
Okay? Sambong, Balbaspusa, Banaba, at Luyang Dilaw para mailabas ang uric acid. Okay? I'm taking Renalin myself, Brother Eng. Okay? Okay. Kasi kung mataas sobra ang uric acid, pwede kayong magkaroon ng kidney stones, pwede kayong magkaroon ng gout. Yung parehong yan, ayaw kong magkaroon. Okay? So, wag na yan, okay? Yeah. So, I take care of myself. I drink a lot of water. Okay. Binibilang ko actually yung iniinom ko ng tubig. May quota ako maghapon. Dapat uminom okay. ako ng ganong karami. Very then, good. I exercise, I take Renalin. Yes, okay. Brother Eng. Tinatanong dito ngayon ni Gregory, sabi ni Gregory, everything in moderation. Tapos ang tanong nila, kung tatanggalin daw ba yung buto, pwede na. Tanggalin yung buto sa kamatis. Yes, ikaw, yes. Tanggalin pati sa guava. Tanggalin, pwede na daw ba yun? Yes, yes, yes. Pwedeng gawin yan. Okay. Gusto ko rin batiin ang ating mga kasama sa CVM Finance. Okay? CVM Finance. Ay may programa kaming tawag ay bukal. O kabuhayan at kalusugan. Okay? CVM Finance ay tumutulong sa ating reseller program. Okay? Doon sa mga gustong magbenta ng ating produkto sa kanilang sitio, sa kanilang kalye, sa kanilang parokya, sa kanilang kumpanya, sa kanilang pamilya, okay? They can be a reseller. Mangyari lang, i-text kami 0918-8989-601. Kasama namin si Attorney Julie Aquitania sa CVM Finance. They have over 50 branches in Mega Manila, Region 4A, around Calabar area, okay? So, makakatulong po, okay? Ang bukal program para maging reseller. Aba, may reseller tayong doktora. May reseller tayong pare. Marami tayong reseller na retired teacher. Marami tayong reseller na retired OFW. Okay? So, pwede pa kayong maghanap buhay at makatulong sa kalusugan nimo at ng iyong kapitbahay. Yan. Yan po yung maganda nating itatanim, yung pagtulong po natin sa ating kapwa. At katulad po tayo, tinutulungan ng ating Panginoon, tayo naman din po yung maging daluyan ng kanyang mga tulong sa ating. Kumbaga, let the love of God happen through you. Okay, payagan po natin yon. In the same manner that we are receiving God's love through others. Okay, Brother Benson, ang tanong ni Daisy De Jesus. Good AM po, Daisy from Malabon. Ang Guya Max po ba pwedeng i-take ng kahit anong age? Ilan po ang dapat inumin every day? Thanks po. Okay, generally yes, okay? You can take it one capsule bago kumain. Okay? Kung wala ka namang sakit, one capsule a day, okay. Kung may nararamdaman kayong sakit, okay, anong klaseng sakit? Kunyari, mababang feeling niyo, mababang resistensya niyo, nanghihina kayo, may sinat kayo, okay? O ano pang pinagdadaanan? You can take it up to 3 times a day, okay? Ngayong pandemic, the last 2 years, I've been taking Guya Max. Okay? Promise, I take Guya Max every morning. I take 2 capsules when I wake up every morning. Maraming listeners natin na nagsasabi na gumanda ang kanilang tulog. Okay? Kapansin-pansin ang pagganda ng pagtulog nila. Aba, priceless yan, Brother Eng, yung yes, magandang tulog. Yun, diba? Yun. So, why don't you try it? Guya Max, Guya Bano, Mangosteen, Turmeric, at Vitamin C. Ito po ay 12 pesos lamang po. Available po sa lahat ng Mercury. Yes. At ang Guya Max, Brother Benson, ang ating immune booster. Ang tunay nating panglaban sa pandemic na to, sa COVID-19. Kasi ang inaatake po talaga ng COVID-19 ay yung mga mahihina ang resistensya. Kumbaga, lalo pa nga po, wala tayong itinatanim para palakasin ang ating resistensya. Ito po, kung napapalakas nyo na, meron po tayong Guya Max, ang ating natural immune booster. So, kailangan po natin yan para malabanan kung anumang klaseng mikrobyo ang nasa ating paligid. At pagkatapos, wag natin pong kakalimutan talaga ang magdasal. Yan po yung panalangin natin. Yan po yung ating itinatanim para naman hindi lamang dito sa buhay na to, para hanggang sa ating kabilang buhay. Yun naman po yung ating aanihin, di po ba? At yun naman po yung ating kagustuhan. Go ahead, Brother Benson. Yeah. Yes. Maraming sakit na pwede naman talagang iwasan. Yes. Okay?
sa pangalan pa lang alam mong pwede mong iwasan. O, katulad nito, acquired diabetes. Oh, yeah. O, type 2 diabetes, acquired diabetes. Okay? Pangalan na pangalan pa lang alam mong ikaw ang kumuha nung kasi acquired eh. Yeah. Diba? Hindi naman inborn, 'di ba? Hindi naman inborn, hindi naman congenital, acquired, okay? So, saan mo nakukuha 'yan? Oh, sa maling pagpili ng inyong kinakain sa maghapon. Oh. Okay? Higit sa gamot, palagi ito sinasabi ng tatay ko. Higit sa gamot, sabi niya, yung pagkain, yung pagpapahinga, yung kaisipan, yung peace of mind, sabi niya, priceless 'yan kasi araw-araw 'yan eh. Araw-araw yan. Yung good health mo, araw-araw yan. So, ang gusto nating mangyari sa buhay nating ito, kung 100 years man ang buhay natin, sana 99 years, good health, healthy tayo. Amen. Yeah. Okay? Kasi kung pwedeng 1 week lang yung hindi tayo healthy, okay na siguro yun. Yeah. Diba? Imagine, kung 100 years ang buhay natin, 99.9 healthy tayo. Wow. Tapos isang linggo ka lang may sakit, tapos kinuha ka na. Okay na 'yan siguro. Wow. 'Di ba? Yeah. Okay. Yeah. Yan ang tinuturo sa Japan, by the way, ah. At yan ang ginagawa sa Japan. Kaya sa Japan, kahit 80 years old nagtatrabaho pa sila kasi ang sinasabi nila, bakit ako uupo? Eh kaya ko pa naman. Right, right. 'Di ba? Yan din ang sabi ni Rick Galang. Maraming salamat, Brother Benson, sa mga medical advice. Tapos ang tanong ni Juliet Enriquez, good AM po, umiinom po ako ng Guya Max, Renaline at Ampalaya Plus. Ask ko lang po kung pwede senior discount. Yes, I think sa Mercury may senior discount. Okay. Pag meron po silang reseta. I think kahit walang reseta ngayon pwede. Ah. Okay, so okay. I think may senior discount sa mga butika. Okay, so okay. You just go to the drugstores, may senior discount ang mga food supplement na ito. Okay. Yes. Tapos sabi ni Edith Alcover, good morning po, wala pong Guya Max na stock sa Mercury Chino Roses. Brand okay. Makati, isang buwan na daw po. Agad nating tatawagan yan. Maraming salamat sa inyong pagtimbre sa amin. At doon sa mga walang mabilhan, okay, huwag kayong papayag na palitan nila. Okay? Uh-huh. Kasi karapatan nyo na inumin yung gusto nyong produkto. So, okay. Guya Max ay 12 pesos per capsule. Turmerica Plus ay 10 pesos lamang po per capsule. At iba siya doon sa turmeric na binibigay na mas mahal. Dahil 5 ang sangkap ng Turmerica Plus. Yes. And of course, yung Ampalaya Plus, na 20 years na ang Ampalaya Plus next year, Brother Eng. Can you believe that? Wow. 20 years na. So, gusto nating mas maraming taong pang makilala at masubukan ang mga produkto na galing sa Natural Quality Corporation. Wow. Katulad wow. ng Ampalaya Plus, Turmerica Plus, Guya Max, Delight Herbal Tea. Yung Delight Herbal Tea, available pa rin po sa Landers. Alright. Okay? Mabibili pa rin nyo sa Landers. At last po, yung Mary Mart. Mary Mart is selling our products, okay? Mary okay. Mart stores. Wow. So, you can also go to Mary Mart. Yes, Brother okay. Eng. Sabi dito ni Enrique Jobes, good morning po. Tapos sabi ni Liberty Simpao Crisologo, good morning po. Paano po maging reseller? Okay, doon sa gusto maging reseller, mag-text lang po kayo sa amin sa 0918-8989-601. 0918-8989-601. Nagsimula ang reseller program kasi nga daing ng mga senior citizen, ang hirap sila pumunta sa mga drugstores. Okay? So, inilalapit natin sa kanila ang mga produktong iniinom nila para makatiyak sila na hindi sila napuputulan. At yung nabibigay sa kanila ay yung gusto nilang bilhin. Okay? Ampalaya Plus, Guya Max, Renaline, Delight Herbal Tea at iba pa. Yes. Brother Benson, last 2 minutes tayo. Balik tayo dun sa ano ang itinanim, yun ang aanihin. Ano pa ba yung sabi, pwede natin sabihin sa kanila, may panahon pa ngayon na magtanim para aanihin nila in the next 3 or 5 years even. Go ahead, Brother Benson. Huwag niyong unahan ang Diyos. Huwag niyong sabihin okay. na porque 65 years old na kayo, malapit na kayo kunin. Uh-huh. Okay? Hindi kayo ang nagdedesisyon yan. Okay? Right. So, ang bawat ginagawa nyo, bawat choices, araw-araw, choice nyo kung
lalakad ba kayo o uupo? Kakain ba kayo ng marami o kakain kayo ng tama lang? Anong iinumin nyo? Iinumin ba nyo yung soft drinks or yung tubig? Okay? Lahat yan, choice nyo yan. Iinom ba kayo ng matamis na kape, iced tea, or tubig? Yes. Okay? So these are all your... Mag-e-exercise ba kayo? O makupo at makikipag-chismis? Alright. Okay. All your choices. Back to you, Brother Eng. Yan, sabi ni Rick Galang, mabuhay, tandem, Brother Benson and Brother Eng. Yan. Yeah, ang body and soul po ay napapakinggan ninyo tuwing araw po ng Sabado, alas 5 ng umaga. At kami nga po ay nagsasabi sa inyo, ang mga gusto nating itanim, ang lahat po ayan ay nasa ating choice. Katulad ng binanggit ni Brother Benson, libre po talaga, libre. Pero ang hindi po libre, yung consequences ng ating mga choices. Kung maganda po yung ating itinanim, maganda po yung ating aanihin. Umpisahan po natin ngayon. Umpisahan po yung pwede nating simulan dahil tayo po mag-aani nito. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa amin. Maraming pong salamat at patay na nanatili sa ating kalakasan at kalusugan. At katulad po ng sinabi ni Brother Benson, ang kagustuhan po ng Diyos para sa ating lahat, tayo po ay malakas, maligaya, kapakipakinabang, and He wants us well and whole, body and soul. Kami po ay nag-iiwan sa inyo na sumainyo ang katotohanan. Alagaan ng kidneys, umiinom ng 8 basong tubig, Renalyn, araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalyn ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay. Sakit na, napapaay. Nandito ang Turmeric.